Welcome back sa aking YouTube art channel, mga idol. Sa nakaraang video natin, pinakita ko lahat ng art materials na ginagamit ko sa pagdodrawing ng portrait. Sa video naman natin ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin isa-isa yung mga gamit na yun. Simulan na natin. Sketch muna tayo. Kung mapapansin nyo yung mga lodi, may grid lines na yung papel ko. Ang default size na ginagamit kong papel ay 9x12 inches na kanson. Tapos yung grid lines ko is 1/2 inch. Mas maliit na grid lines, mas accurate yung proportion ng mukha. So ito tulad ng karamihan, sa mata ako nagsisimula. Inuuna ko yung mga outline gamit tong marker. Sinasawsaw ko siya sa charcoal bago ko siya ipangguhit. Ayan, konti lang dapat yung laman na charcoal para mas safe yung pagguhit mo. Hindi mo pa naman kailangan na sobrang i-dark agad. Unti-unting ma-enhance yan kada layer na gagawin mo. Focus muna tayo. Basta panoorin nyo lang kung paano siya i-apply. Next na ginagamit ko ay flat brush. Kuha lang tayo ng charcoal tapos kaskas natin sa scratch paper. Ito yung madalas na mali ng karamihan. Hindi nila inaalis yung powder sa brush. Kailangan mantsa lang o konting dumi lang. Focus ulit tayo, mga idol. Panoorin nyo lang kung paano ako mag-brush. Pitik-pitik lang, ganyan lang, pinantik-pinantik lang. So pagkayari ko mag-brush, binabalikan ko ulit yung mga lining na ginawa ko kanina. Kasi kadalasan, nagpe-fade yung ginawa mong lining pag nag-shading ka sa ibang parts. So ito, gumamit ako ng 8B para sa pilik mata. Kailangan matulis to para ma-achieve yung itsura talaga ng pilik mata. Payat na linya, ganon. Control lang sa lapis, mga idol. Kailangan with confidence para diretso yung linya. Huwag kang matatakot. Ba't ako matatakot? Gamit ulit tayo ng brush para i-expand yung shading sa paligid. Ibig sabihin ito, mga idol, papunta na tayo sa ibang parts. Yun ang mahalagang tips na maibibigay ko sa inyo ngayon. Bago ka lumipat sa ibang parts, expand mo muna yung shading sa unang ginawa mo para idudugtong mo na lang siya.
Napapansin ko kasi sa ibang nakikita kong beginners, by part silang gumawa. Pero hindi siya connected. Sa huli mo pa mapapansin na hindi pantay o hindi balance yung skin tone. Kaya babalikan mo pa. Kaya dagdag oras pa para ayusin mo. Nangyayari nga sa akin yun. Enhance muna natin yung upper parts ng mata bago tayo lumipat sa kilay. Sa kilay na tayo mga Lodi, talagang etong marker na to, yung una kong ginagamit sa bawat parts. Ewan ko, dito na kasi ako nasanay, kanya-kanya lang naman tayo ng comfort zone. Tapos i-brush din natin to para mas maging smooth. Spread din natin sa mga gilid yung shading. Lagyan natin ng konting charcoal yung brush para sa mga kailangan i-dark. Focus lang tayo lagi sa pagbabrush. Oo nga pala mga idol, ingat din tayo sa pag-ihip ng mga dumi sa drawing natin. Kunyari nagbura tayo or may sumamang charcoal powder. Pag hinipan mo yan, siguraduhin mong sipsipin mo muna yung laway mo. Kasi pag natalsikan nun yung drawing mo, nasiklaway ko! Mahihirapan ka na. Mababasa na siya. Kaya ingat din talaga. Basta lagi nyo rin tatandaan na wala dapat naman na charcoal powder yung brush nyo pag nasa part kayo ng skin tone. Nandito na tayo sa point na tinitimpla na natin yung shading ng mata at kilay. Lagi mo din titingnan yung reference mo kung ano pa yung kulang o kung ano pa yung mga dapat idagdag. And tulad ng tips ko kanina, palipat na tayo sa ibang parte ng mukha. Kaya kailangan natin i-spread yung shading sa paligid niya, papunta sa ibang parts. Ganitong-ganito din yung gagawin natin sa kabilang mata nito. So, i-skip na natin yung paggawa nun. Kaya sa next video natin, sa ilong at bibig naman yung lesson natin. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko,
subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating video tutorial. And that's it for today. Class dismissed.